light, may bansyang hangin, no? Okay. So, iba sa atin, tinatawag si God na creator, mabubuha. Ang iba naman sa atin, tinatawag si God na potter. Nga potter. Hindi naman siya si Harry Potter. Kasi si God nag-mold sa atin. Ano ganun story of creation? Diin na hinihimo ni God ang tao, halin sa clay. So, hinimold din niya ang tao. Sino una yung hinihimo? Si Adan o si Eva? Sino nag-awal ka si Adan ang unang hinihimo? Walang wero kay man. Sino nag-ahambal ka si Adan ang unang hinihimo? Sino man ang nag-ahambal ka si Eva ang unang hinihimo? Sino man ang hinihimo? Si Adan. Diin din ko si Eva. Sa? Sige. Siya nga, Willis. Very good. Ang iba, dinatawag man si God as? Father. So, para sa iba, si God ilang natatay. Pero, bisan na pakadamo ang ating napagtawag o kung pagkilala o kung label ang inahatay kay God, isa lang din ang sigurado sa talatanan. That God is? God is? God is love. Ang Diyos, hugma. Okay. Isa lang din na ang sigurado sa kanatanan nila. Wala na ma-question na. So, pangkot, paano binapakita sa mahal na Diyos ang iyang napagigugma sa ato? Diin kita makakuha sa ebidensya na mahambal ka na ginapalangga kita sa mahal na Diyos. Diin kita na makabasa. Sa? Hindi natin mabasa ang Word of God. Hindi natin mabasa natin ka ng istorya sa ating sa Bible. Sa Biblia, very good. Okay. So, atin. Sunod sa Colossians. Anong bagay? Kita, ginimo, binganit kita din ang gin. We are created in the divine image and likeness of God. And that, because of His great love for us, He's continually giving us nourishment for daily existence. So, ang duwan ng ka-verses, nagahambal nga kita, tuwod kay din, tubag kita sa Diyos, wala yung kita din kabayan sa atong napagpangadlaw na. Okay. Bisan ano pa na, para sa isa kamamuma, na nagsabog sa iya na nga binhi sa talamnan, nga wala kayo din pabayan ang iyang binhi, kiti ko pabayan ang iyang binhi, kung matumapay na ng binhi, tubo, nagmangin tingkas, nagmagdamod na ko ang iyang katubas o hihi, di ba na hindi? So, sa behind the scenes, sa likod, sa kanan, kami nagkakatabo sa ito ang loadlaw, si God, nag-work silently, para na kita ma-sustain. Kita magaan niya sa nourishment. Kita magaan niya sa atong mga kinakailangan. Okay. Ano naman ang hambal? Familiar ka po sa amin na verse. John chapter 3 verse 16. Ano ganing hambal din? Sa John chapter 3 verse 16. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, Jesus Christ, that whoever believes in Him may not perish. So, sa amuning nga larawan, mahambal ka pa ba lang na hindi kita palangga sa mahal ni Diyos? No, kay ginhatag yang iyang mismo nga kaugalingon nga anak para mag-ano? Para kita tubuson para na siya ilansan sa krus, agod na masalba kita sa atin ng mga sala. So, sa John 3:16 pa lang, ginapakita rin din na tira na grabe ang pagpalangga sa atin sa mahal na Diyos. Tagtapos, titumod niya palangga kita sa mahal na Diyos, ginagaan niya kita sa espesyal na regalo na hindi para rehas. For example,
Sino din ka, sino din ang namin magkanta? May namin din magkanta? May mga membro din sa choir, o kung nag-i-intra sa mga singing competition. Sino naman din rin ang namin sa sakot? Siguro mo nagsakot, pagkabihan, no? Ang namin ang sinong magsakot. May arap man sa akon, may namin sa drawing. May arap man sa akon, may namin magtambay. May arap man may namin magsulat-sulat, maghimo sa istorya. Yung istorya ako, istorya, yung mga feature writing, mga feature articles, no? Editorial articles, mga poems, no? So, hindi para relax ang talent, ang skill yung ginhatag sa atin sa mahal na Diyos, na ang ginlain-lain niya. May rasol ba na ang mahal na Diyos? Na ang ginlain-lain niya ang ginhatag ng talent sa kalesa? Kaya may kilala ang mga tao na isa na ginlala ka tao na oh, naminamit siya ng tanta, naminamit siya ng sahot, naminamit siya ng balon, naminamit pa siya ng gawin niya, may kilala ka mga muna. Yung talagsa lang nung malaka, hindi talagsa lang sa malaka. Kaya nga, gingaan kita ni God, special gifts and talents, ngayon hindi para rehas, para na kita mag-complement sa isa-isa. For example, ako, hindi ko pa malumag sa ako. So, pag-alumag sa ako, magulit sa ako. Kung siya ay pag-alumag ka, so, ikaw, higilan mo siya sa pagkanta. Kung naging mga classmate, hindi knowledgeable sa math, ikaw yung perfect mo na nalatest sa math. Eh, siyempre, ikaw may responsibilidad na magbunit sa iyo mga classmate. So, gingaan kita ni God sa nailangin na talent, nailangin na skill, so that kita mag-complement sa tagsa-tagsa. Next. Ano pagid? Din pagiging pakita ni God ang iyong pagbalangga sa atin. Gin-welcome kita ni God sa iyang pamilya. Di ba lang? Gin-padala ni God ang iyang anak. Sino anak ni God? Sino anak ni God? Si Jesus. Ano pong kagawin na kakilala? Sino anak ni God? Si Jesus. Very good. So kita, gin-welcome ni God sa iya na family as Jesus as our Father and God as our Father. God, wala kita dyan ang ipabayaan ni God. Kaya bisan din pa kita sa kalibutan, bisan mabuhay ng ato din rin napuloyan sa kalibutan, gin-amanan niya kita, gin-tigantan niya kita, gin-reservahan niya kita sa kwarto dito yan sa langit. Nga, bisan ano ka bagyo, bisan ano ka sunog, hindi magbuwa. Kaya ang ginhimo or ang gintigan ng kwarto dito sa ato, kung nahulot para sa ato dito sa langit, wala din himo sa tawahan ng ano. So, hindi siya magbuwa. Okay. So, ano ganit kita tanan? Dito mo na nagapati kita kay Jesus, we are called. Ano tawag sa ato? Christians. Sino din may ngaran na Christian? Ngayara? Okay. Christian. Sino si Christian din? May Christian din? Ah, sige. So, ginatawag kita na Christiano. Christians. Diin naghalin ang tinaga na Christian. Sa Christ. Very good. Sa Christ. So, kung wala, but ang Christ, din mo tangan sa I-A-N para mangin adjective siya o kung mangin noun. Okay. Pero, kung wala si Christ, ang bilin lang is I-A-N. Kaya, hindi nga ngalan niya Ian or Ian. Kaya, nainom. Kaya, ano, kung sa perspective niya sa isang Christian, kung wala si Christ, anong meaning sa I-A-N? Anong meaning sa I-A-N kaya wala si Christ? Anong meaning sa I-A-N? I am
Dala sa ako. Nothing. Kung wala si Christ, you are nothing. Kung wala si Christ, I am nothing. Because, nga ganyan, because you are living for, you are not living for your own self, you are living for others. By following the example of Christ. Diba? So kung wala si Christ, ano ito? Tawo man, galing. Hindi ikaw kung dito. Kaya wala, wala maging kabuhi ang example ni Jesus. Okay. So nakilala ka na si God. Ano gani ang, may pinagani ka Diyos? Isa. Pero pila ka persona? Tatlo. Anong mga persona? Diyos? Diyos Amay? Tapos? Diyos Anak? Tapos? Diyos Espiritu Santo. So nakilala ka ng Diyos Amay? No? Nakilala ka na? Si God? Kilala ka din si God? Okay. Sige, babe, hatabi ka mo isa ka example. Paano ginpakita ni God ang iyong pagpalangga sa atin? By giving His only beloved. Bigatan sa atin. Very good. Okay. So now, we go to, sino bala si Jesus? Ano pagkakilala ninyo kay Jesus? Ano tawag ninyo kay Jesus? Sige. Ari, sino niya siya? Kilala niyo ni? Sino niya siya? Si? Santo niyo. Aria? Baby Jesus. Aria? Ano niya siya ng image? Ang sa tunga? Holy Family. So Jesus of the Holy Family. Okay. So bata pa lang si Jesus, may dami siya kalan. Ano yan pagmalam yan? Ari? Ano niya siya? Jesus of the? Sacred Heart. Anong kita niya doon? Sacred Heart. Heart. So anong tawagan niya sa heart ni Jesus? Sacred Heart. Next! Ano niya siya? Anong sa tunga? Christ the? King. Ano naman yung sa right? Risen Christ naman ako na. Pero anong pinakadamong image sa inyong mabalay? Anong pinakadamong na makita niyo yung image sa inyong mabalay? Ano? Crucified Christ. Nga nga halos na lang yung mabalay, may crucifix. Halos na lang yung altar, actually panandan, may crucifix. Nga. Kay nag-ponder kita, nag-contemplate kita, nag-reflect kita sa nagtatabot sa pagkapatay ni Jesus sa cross. Wala lang kita kabalo na we are touched, natandog kita sa ginobra ni Jesus, pero do unconscious lang bala. Pero balaan natin yung natandog kita tungkol sa ginugurat sa sacrifice ni Jesus sa paglansan sa iyang makrus, bisan nagaturo ka kita sa crucifix. Okay. Kasan mo ang pamagot ganyan per mini padre, kasan po? Kada saan po ka mo nagapanguros? Nagapanguros, bala ka mo kung mangilat lang? Pagkilat lang po. Kung paglino po. Na, maran, ang mula ka mo nagpamoros? O kung adlaw-adlaw, nagpapang-addict na mo? Sino din rin nga antis maligo? Alam na, ginatos mo ang tapot sa tubig na moros? Sino ang antis magkaon, nagpamoros? Okay, so that's a good Christian practice. Kinala, mamoros kita, pero may kakinalan, mangadik kita, pero okay. So, paano pa bala mangilala sa isa ka tao na magkumula na nakita? Anong inyong mga ginapagawa ko sa bago walang nakilala or nakita ka tao? Ngalan, tapos? Tagadiin, tapos? Number ba yun?
Ano na lang pagid? Kung daw taga-ano na lang? Kung pamangko, kasi makabata? No? Ano pagid? Bro, makaputan eh. Kailangan. Oh, may media? Kaya may media? Number tayo, tapos face ito. Okay, so ano na mga usual hindi na pumanggot natin sa mga tao na bago lang natin nakita. So kilala, tagad wala si Jesus. Balanta nga lang ni Jesus, hindi. Balanta hindi. At anong name din ni Jesus? Jesus Christ. Okay, sige. So, balanta nga lang Jesus. Pero kilala ka sa nila yan. Sino nangyay ni Jesus? Mama Mary. Sino niya tatay? Joseph. Next. Sino ang lola ni Jesus? Si Anne. Next. Sino ang lolo ni Jesus? Si Saint Joaquin. San Joaquin. Next. Diin din bata si Jesus. Thank you. Saan? Diin din? Diin din bata si Jesus? Bethlehem. Pero, taga diin si Jesus. Taga nasa. Good. Kailangan si Jesus. Sino naman ang nagbunyag kay Jesus? John the Baptist. Di ba ginatawag naman si Jesus na hari? So may parinti wala si Jesus na hari? Kung wala. May parinti si Jesus na hari? Na hari, wala. Ngara. Sino? Anong ngara niya? Si David. Very good. May panyaga. Okay. Next. Ano giman wala? Tawo giman si Jesus? Nanging tawo si Jesus wala. Ay, kung hindi. Nanging tawo. So, kung nanging tawo si Jesus, nag-batchang mo siya bala? Kasi hindi na-batchang natin yung mga ordinary na tawo? Okay. Are, yung kapoy si Jesus wala? Yung kapoy siya. Ano niya siyang istorya? Sabihin niyo siya, ano niya siyang istorya na ginambal din kapoy si Jesus? No, it's not. Ano? Gintet siya sa devil sa desert? Pwede. Pero ang aking verse niya ni, balihan niya sa Gospel of John, utuad daw, pagkatapos niya wali, si Jesus, may nakitaan niya isa ka bubon. Tapos, nagpungko si Jesus sa bubon niya ina, nga nakapoy siya kay Kamal kainin sa kanyang mga. Next, si Jesus bala ng akin? Yes. Kasan po ng akin si Jesus? Sa nakita ni Jesus na ang temple grounds ni Limo ka daw? Do Mercado. Kaya damo-damo sila ginabaligya dito. Ano mga ginabaligya dito? May mga sapat? May mga manugkambyo sa mga kwarta? Basta damo, dinimo nilang Do Mercado ang temple grounds. Next, si Jesus bala nag batsyagwan sa katublag. Anong meaning sa katublag? Anong meaning sa katublag? Sino ang kabalo sa inyo kung anong meaning sa katublag? Doon nag-word, doon nag-worried siya. Doon uneasy siya. So, sabihin niya siya na istorya sa Bible. Saan naghambal siya nga sa inyo ng mga apostles nga ang isa sa inyo magaluib sa ako. Okay, so sino ang ginanamin ni Jesus na magaluib sa inyo? Si
si Judas. Next, si Jesus bala naka-experience siya man sa kasubo. Kasan o naka-experience siya si Jesus ang kasubo? Kasan? Kasan o naka-experience siya si Jesus ang kasubo namin? Partner niya sila kung nag-ibig ko si Jesus. Kasan o nag-ibig si Jesus? May best friend pala si Jesus. Sino? Sino? No. Hindi. Kilala niyo ang brother ni Martha at ni Mary. Si Lazarus. Ano natawag kay Lazarus? Napatay si Lazarus. Galing, pagkabati ni Jesus, minapatay si Lazarus, nagkanto siya dayon sa balay ni Lazarus kung wala. Wala. Pila pa kaadlaw kung nakaabot si Jesus sa balay ni Lazarus? Pila? 3 days. Tapos, pag-abot na dito, kabali Martha, wala na din si Lazarus. Kita po nakaadlaw. Isang una, wala man sa ECG, wala man sa medical equipment na makahambal na ang tao nga na patay na. Anong pinaka-definite na ginagamit para mahambal na ang tao patay na? Ginakuha ang ECG. Kung flatline, patay na siya. Isang chimpo ni Lazarus, kini Jesus, wala pa sa ECG. So, paglipas ang tatlong adlaw, sigurado nga ang tao nga na patay. Okay. So, by the way, ang John chapter 11, verse 35, ang muli siya ang shortest verse na makita sa Bible. 2 words na ni Jesus wept. Nag-ibig si Jesus. Okay. Next, anong mga ginobra ni Jesus? Anong ginobra ni Jesus ng mga example? Para sa atin ng mga tao, bilang mga iyang mga sumulunod, na dapat natin obrahon. Number one, itira, anong ginobra ni Jesus? Ganit na wali siya sa, about sa kingdom of God. So nang wali si Jesus, so dapat kita man, manging instrumento, bukod kita man magbuwa sa sagwa kag magwali man about sa kingdom of God. Sakto na hindi? Hindi? Sakto na hindi? Kinalang bala natin magwali about sa kingdom of God? Kinalang bala natin sundo na example ni Jesus? Mabudlay na, no, kung hindi. Mabudlay. Galing, in our own little way, dapat mahimuan natin paano yun ang program. Hindi man kinanglan na i-full time again. Na mawali ka gara sa sagwa. Magkadaagaw na. Butang ka na sa speaker sa sagwa. Saan pala niyo kag magwali about sa pulong sa Diyos. Pwede man na samtang nag-istorya ka sa imo dang abyan. Samtang ang abyan mo nagapangasubo, o kung nag-istorya sa imo tungod kay may problema siya, nag-ibig siya sa imo, pwede na na maging tsansa para na lagayan natin siya paagi sa mga text na makuha mo natin sa Bible. Okay. So, tanan-tanan ka mo, may cellphone. Sino sa inyong wala cellphone? May ara kang wala cellphone. So, sa cellphone nyo. Okay. Sino sa inyong sa balay nila may Holy Bible? Tanan-bala ka mo sa balay nyo may Holy Bible? Tanan. Hindi tanan. Pero tanan ka mo may cellphone. So, ang cellphone ninyo,
pwede na siya may sinagsang sa application ako sa Puli Bayo. Mas na mapagit kung matunan mapagit kung paano gamiton ang Puli Bayo. Pwede nyo man na mag-download ang FBI. Kung gusto nyo wala sa mga pamati, aralan natin yan sa FBI. Okay. Next. Ano magandang din ubra ni Jesus? Anong meaning sa nangin upang? Nangin hindrance siya sa mga may power. Kaya gusto ni Jesus na hindi ang mga may pwesto o kung may poder ang masunod pirmi. Dapat tanan-tanan may equal rights. Pag tanan-tanan may equal chances. So, di ba? Kaya ano no? Baka ironic no? Kasi si Jesus is the Son of God, is the King of Kings, is the Lord of Lords, pero din siya din bata. Why si Jesus yung bata sa St. Luke's? Di yung bata si Jesus? Sa pasungan. Di nag-star si Jesus. Nag-star ba si Jesus sa mansion? Wala. Di siya nag-star. Simple lang ilabalay. Kaya iyang tatay, naging kilala diri sa earth, ang iyang earthly father, si? Sino gano'ng iyang earthly father? Si Joseph. Ano ba ni Joseph? Carpenter. So, ang mga tao, ganyan na nagbal niya. Paano nga nangin ang muna kaalam si Jesus? Kaya ang iyong tatay, carpentero nga na. Wala na kayo sila. Okay. Next, ano pag itang dinobra ni Jesus? Nagpili siya sa iyang mga apostles. Pinakagod mga apostles si Jesus? 12. Sino nakasaulo? May kasaulo isang 12 apostles ni Jesus. May ara? Ang makasaulo ng una karunima. May ara? Wala. Kaya bisang tatlo lang. Peter, Matthew, Tab? Sino? Luke. Si Judas. Tsaka naman, Luke ang balya. So, matupo ko na siya kung makarunima. Sige. Next! Natapos na ang Diyos Amay. Natapos na ang Diyos Anak. Sunod naman ang Diyos Espiritu Santo. Okay. So, paano natin ganit pina-picture out ang Diyos Espiritu Santo? Ano-ano ni siya? San termo? Ano-ano ni siya ganit? Tongues of fire. So, kung ano ko kaysa din na picture out ang Holy Spirit, mga dilak sa kalayo. Ukol? Daan. Ukol? Tamaan kasanag na makapawa o parasana. Okay. So, paano bala natin mahambal ng Holy Spirit present? O kung hindi naman sa Bible, ang Holy Spirit present. Unang sa Genesis. Ang Holy Spirit ano, amo ang mabaskog na hangin nga nagtugak sa kalibutan. So ever since, hindi siya yung nauna si God the Father, tapos nagsunod si God the Son, tapos nagsunod si God the Holy Spirit. So sila matatlo present na before pa lang ginugra ang kalibutan. Okay, next. Sa Matthew, sino gani ang paano gani nagbusong si Mary? Through the grace of the Holy Spirit. So, di pala, si Mary is still called the Blessed Virgin Mary. Kaya wala siya nagbusong paang isa sa normal na human process. Next, di mag-give na tumahambal ang Holy Spirit ng in-person. Kasan? Ari,
sa dili siya. Kasagun siya na tabo. Pagbunyag kay Jesus, di ba? Ginsaluma, ginpasalo si Jesus. Pag balik siya sa babaw, ano ang nanakot na bigyan sa salamat? May love. Tapos may lag, may tingog na hambal na this is my God. Okay, next. Din pag-it. Sa Gospel of Mark, ano niya siya kung mga tabo? Ano kung nung anong natabo? Anong natabo? Dari sa ano niya tayo? Anong pista ganyan yung celebrate? Anong din celebrate natin sa Domingo? Pista sa? Transfiguration. August 6. Saan nagligan na Domingo? Diba? Pista sa? Pagbalding sa? That wine is yours. Okay. Feast of the Transfiguration. Next. Anong magigulo ang Holy Spirit? Ang Holy Spirit, amuman ang Espiritu na nanaog sa mga unang na Kristiyano sa time sa unang na Pentecostes. So dira, may picture na ginadipik na ang mga apostles, kaya ang mga early Christians, sa time sa Pentecost, may mga tongues of fire na nanaog sa ilang mga nagpuntong sa ilang mga okay. Diin naman natin masugatan ang Diyos. Diin natin masugatan ang Diyos. Example, sabi, kung diin natin masugatan ang Diyos. Number one, diin din natin unang nga masugatan ang Diyos. Sa Santa Eucaristia. Anong Santa Eucaristia? Ano ganyan ba din ay Sir Ferdy? The Holy Mass is the highest form of prayer. So, ang Santa Eucaristia, ang Santos ng Misa, tiranada natin, balikumplito na natin siya. Ano binobra natin na Santos ng Misa? Nagabasa kita sa pulong sa Diyos, nagadayo kita sa Diyos, nagapamay kita sa kapatawaran sa atin ng mga sala, kag nagabaton kita sa ano ginabaton natin? Body of Christ. Very good. Next, din pag-in. Sa pulong sa Diyos. Din magbasahan ang mga pulong sa Diyos. Sa Bible. So dapat, ang sulod sa inyo mga cellphone, hindi lang TikTok, hindi lang ML, hindi lang Call of Duty. Dapat may aramat sa Holy Bible. May aramat sa Hebrewian. Nga kinanlan natin sa nga kinanlan ng Holy Bible kita. Kinanlan natin ang Holy Bible. Kasi hindi makadiretso hambal sa akin si God, di ba lang? O kung si Jesus. Hindi pares sa kulang ang may mga prophets na nagahambal sa ila si God tapos hinahambal sa mga prophets sa mga tao. Sa atin yung sugod, hindi makadiretso ng hambal. So, paano nag-communicate sa God sa atin? Pwede nga pag may isa ka ka-problema, pagmukta mo sa aga, pwede akong mga problema. Tapos, kapag maupag ikaw, anong bala ang dapat kong maubrahon? Ano dapat ang ubrahon ko para masolusyonan ko ang akong problema? May nakita, di ba may araw iman niya? Mga di, galinti, siyempre hindi magkabasin mo si God na buwak ka to, pangutang ka to kay Tony, kay Pautango, ito na. Hindi mo na magkabasin mo si God, di ba? Sa iyo na pangalilo. Ang isa ko way, paano mag-communicate sa akin si God is through sa mga nakasalat na sa Bible. May araw na nga magbuka mo sa Bible, ta randomly pag tudlo mo kung di nang imo nga tudlo nagtupa pagbasa mo sa verse pwede nga maranang sabat sa inyong mga palamang kutano
Next, din pagin. Sa palibo. Meaning, sa diin. Sa nature. Pwede ay hanga sa pwede ay hanga sa bilbili. Pwede ay hanga sa salakyan. Pwede ay hanga sa electric pan. Pwede ay hanga sa sneaker. Pwede. Kay tanan nga ara sa palibot was created by God. Bisan ang teknolohiya. Kay it is a fact na wala man namin alam ang tao kung hindi tungod sa kaalam sa Diyos. Okay, next. Dipagid. Dipagid natin masugata ang Diyos. Sa dipagid, sa mga tao, sa kilala mo lang, pwede yan, pwede mo manayang masugata ang mahal niya Diyos sa kontra mo? Pwede. Paano mo galing masugata ang mahal niya Diyos sa kontra mo? Man, kung pagkita mo sa kontra mo, iingat ang may ulo ko. Pagkita mo siya, gubag ng hatla mo. Pagkita mo siya, ginguyaya mo naman na sa isip mo. Di paano mo makita ang mahal niya Diyos? Basita nang ang kontra mo man ha, isang time nga na, kinanglan yung inyong advice. So kinanglan, hindi ikaw ay maging judgmental. Kapadulo pa lang siya lang. Ari na siya, Kinanlan, hindi kita mag-judgmental. Kaya wala pa kita kabalo kung ano iyan at mulo. Saan mo nangatay? Di ba lang? For example, sino ang may nubyo kung may nubyo din? Wala ko si... Saan mo nubyo kung may gawa at may nubyo? Ang mga lalaki ito kung saan mo nubyo, buhay ko ng nubyo. Kapangita sa nila, kita ko lang. Di ba si... Pagka nara na time nga abinin niyo, ang inyo ba lang na nabatsyagan sa inyong partner is purely love, pero hindi galing. Basi obsession na. So basi, wala mo. Lain ang obsession sa pag-ibig. So kung obsession na galing, it is very unhealthy. Kaya bisa na maka-advise, bisa na nang galing ihamba sa iyo sa bisa na diyan pa na ako nubyo, hindi mo na pagpatigong. Kaya ino na lang ang pagpiligong ng iyong mga patigong. Pero, remember na ang tagsa kaisa sa aton, hindi parehas ang modo sa kadalaw. May ibang niya tao na lain na niya mag-vote sa huming oras, tayo mo na niya mag-vote karoon ng 2:30, tayo mo na niya mag-vote karoon ng 11:30. So, depende sa sitwasyon. So, kita dapat makibagay man sa mga tao nga masilako natin sa different times of day. For example, may problema ikaw. Kung may ibang niya tao na pang-adib lang at introvert, na bisan ano kabugat sa ilang mga problema, mambalila na sarangan ako na. Hindi na ako malubig sa iba. Kung sila lang na nag-iisa na nun, grabe ilang ibig, grabe ilang wingon, grabe ang ilang na pagluha, grabe ilang pagtangis. Tapos malundong na sila na, masiwan sila kung ako kasarang. Di, Basibwas, hindi na ako palangga ni Amuni. Hindi ko masarangan. Mas masabi niyo. Pero, may kakabalo, nabasi, pag ako sa balayin mo, bisa hindi mo pakilala ang tao nga na. Tapos nag-greet lang sa iyo sa good morning. Na-uplift ng iyong spirit.
Na-brief na nimo nga na ba siya? So isa'y napapaagi nga si God makes a way para nindo magsakito ng imo ang galima. Kaya ang tao, hindi mo kilala na nag-good morning sa imo, kaya naman po sa imo ang kamusta ka. Nanipalaag yan na mahambal mo sa iya ang imo problema. Kaya katagal niya ikaw sa advice kung ano ang dapat mo magkakaroon. Di ba? God works in mysterious ways. Next, paano pagin? Sa mga nagkalatago sa atong kabuhi. Muna ganito. Ginashare ko sa atong na grupo kagina na supposedly, kung wala kang ba ang akong edisyon, siguro third year, I am resident na ako sa inyo. Galing, tungkol sa akong na diabetes, nagubang ako na vision. So that's why, kung naging nabalang ko siya kanina, ihambal niya inyong hangalan, tiili ko pa mo, sinat sa inyong manilitan. Okay. So siguro, base, ang baliga, na halinsong una, ginagrasyahan ka mag ikaw dyan, Alex. Halinsong una, tanan mo din ang pangayo, bulig sa exam, bulig sa amuni, bulig sa amuna, hinatagpunan sa iyo. Maybe it's time na gini ka lang kanya sa akin, kagbabulig ka sa akin yung mga tao. Maybe it's time na magservisyo ka anay para sa akin. Hindi, kung wala nang tao sa akin, wala ko nagbalik sa car. Sa muna, ti Youth Ministry President na ako sa amon. Galing that time, involved na mag-organize ang Youth Ministry. So, though, wala ka nga mag-organize. Tapos, wala ko mga nahinsang una, there is a certain calling to serve God in a way na I don't know how. Nga bisan subong, hindi ako kabalo kung paano ko siya sabto. So, may ara kita, may ara ng experiences, may ara ng mga itabo sa atong kabuhi na hindi kami chinigan kung nga ang itabo sa atong. Bisa mga bali ko nga, Lord, kada Domingo, present man ako sa simbahan. Everyday, nagapangati man ako nga ang itabo man sa atong. Nga nga doon, wala man ako magdinalok. Nga nga doon, magbulig mo na ako sa iman, sa akong isig na tao. Pero ang tabo, pag-ibig sa akin? Anong pag-ibala ang gusto mo matabo na may times na mamangkot din kita sa inyo? Pero, ang muna ganyan ang balik ko, di ba? God works in mysterious ways. Meaning lang sina, ginadivert ikaw anay ni God sa laing na dalan. Kaya hindi ko pa time, hindi pa time yung magdiritso ka sa inyong mga goal na ginahandong subong. So, maligad, liso pa rin yan, ay U-turn na ay kami nalimutan ko ba? Balik ka rin ay kami nabibig ikaw. Hindi pa chimpo nga magdaog na ikaw subong. Hindi pa chimpo nga makuha mo na ang padya nga gina-aim mo. Sa sunod lang, dali ka lang ano. So, hindi mo dapat pag-i-take, hindi mo dapat pagpalundungon nga ang tanan na malain na nagkalatago sa imo. Daba. Daba ba yun na? Kasi ang balinigad, dali lang, slow down na nai. Hinay-hinay lang na nai. Itampan ka palasig. Na-miss mo ng iban. Na-miss mo ng mga beautiful things in life. Na-miss mo ang mga simpler things pero mas makabuluhan ang mga bagay sa kabuhay. So, it could be that. Lain-lain lang ang pamaagi na dahambal sa atin sa atin mga kabuhay. Balaan ko na sa inyo ang mga kabuhay in one way or another may mga hikabuhay sa inyo na mahambal ninyo nga si God
worked mysteriously sa inyong mga kapatid. Siguro, kagina, hindi pa kamamurang kakomportable na i-share sa inyong mga groupmates. Pero I know na nadirasin niyo pa, may ginatago kami. So if ever you're ready, if ever you're ready to share that, take my chance. Okay. Kaya ang mga kaanong tabo sa inyong kabuhi, may also be a way para na ang iban makalearn man. No? Kaya it's not you that was only learning, pero ang iban na ginasharean mo, ang iban na ginistoryahan mo, makalearn man. Kaya ano gani? Ang best teacher, who is the best teacher then? Experience is the best teacher. So hindi ka nang tanan matunaan sa sulod sa classroom ang muna na ginagaan ka mo sa hands-on experience sa inyong na pag-eskwela, sa atong na pag-eskwela, sa atong na mga OJT para na maging proficient ko ka. For example, kung kami abe naging doktor nung wala agad kami naka-dissect sa patay, kasi masala na ito ang heart, ay ang liver sa heart. Okay, ano ito parang may? Masala, nagkaroon ang heart sa patay din ang mga pasyente. Kaya hindi ka kabalo kung ano ang sakto ng liver. Kung karoon nag-ating-ating ngayon ng pasyente, huwag ka kaagi, mag-intribute, magpasalud sa tubo para makabulig sa itong inawa. Kaya ano na lang ito eh? Why? Patay. Okay, next. Ang biggest question, sir. Palangga, di man pala ako sa Diyos? Palangga ka sa Diyos, hindi. Kaya ang iba nagkapamangkot. Nga, na daw ginupabayaan ako sa Diyos. No? Ang iba, napamangkot sila. For example, ang isa na na-discover niya may cancer siya, umangkot siya na vegetarian na ako yun. Duhin man ako ng kawat sa baboy, duhin man ako ng kawat sa may namang preservatives, na ang may cancer, hindi mo ko palanggap yun. Kung may harap kong maging friend na gaan wala sa mga gaan advice niya. Sa West, nakapasara sa entrance exam, pero wala siya nakapasara sa, wala siya na-qualify para sa interview. So na-anohin siya, na-down siya. Kedo at siya niya, yung question din pala, hindi enough ang iyong grades. So mga scholarships, may naklayan niya, wala man siya nakapasar, wala man siya nabato. Hindi enough ang iyong grades. With high honors man siya. Ang walang nagasunod sa iyong isip. Pero ang ako na nga ba sa iyong grades? Mas sweet ang success kung ginpangabutlayan mo, kung nag-agi ka sa kabutlayan. Kaysa nga sitting pretty ka lang da, ala-answer ka lang sa exam, and hindi pa sa mga pagkatuig, graduate, kung love it. Okay? Hindi mo daw wala mo na damilan na, ay, kung love ako. Hindi mo ba lang appreciate? Pero kung ikaw, dating mo ha, nangabudlay sa pag-eskwela sa college, nga, bisan ano kabudlay, just please don't lose hope. Kaya may ibang na tao na ready to help you. May ibang na tao na bisan ano lang ilang masarangan magulit sa iyo. May ibang na tao na hindi sila makakumit sa amo ni
Pero in one way or another, mabulit sila sa iyo. Pero kung ikaw mismo, sa imo pagaling mo, nag-humble ka, nga, mauntat ka, hindi ka na, kay kabudlay na, di, wala sa mga mabulit sa iyo. Kaya nga ang nag-aking ma-effort, ako ma-effort ang iban sa pagbulit sa imo, kung ikaw mismo, wala na sanggan. Kung ikaw mismo, ito lang ang nasang paglaro. Nung makagraduate ka, nung makapangita ka sa naming obra sa ulit. Diba lang? So, tamaan ka strong ang mindset. So, kinanan, iset niyo din ang inyong mind. Nung bisan, ano makabudlay ng mga challenges? Kaya kanan-tanan yung challenges is just a test kung ano ang ibala kabakod. Kung karon amo pa lang yung challenge ang ginagyan mo, nagbabag hindi ka natin. Basta ka lang kayo. You are the weakest link. Pero kung bisan ano ang kapulpog sa imo, bisan ano pa ka budlay ang ginaagyan mo, bisan hindi ka kapamaraw para lang makaiskwila ka, kaya gusto mo din makatapos, by the time na mag-graduate ka, proud ka hindi masaka sa stage, kaya kuha ka na ang diploma, nakagraduate ako, tumuod ka, hindi ka marunod lang yan. Check to? Okay. Next. Paano kita makipag-angot sa atong na paano kita makipag-angot kay Kristo? So, paano din kita makipag-angot kay Christ? Nag-text kita sa iyo, nag-chat kita sa iyo, nag-video call kita kay Jesus Christ. Ano mga ways na makakonek kita kay Jesus Christ? May prayer. Okay, so number one, personal prayer. Ano gani ang formula? Bala niyo may formula kung paano mag-e? Bala niyo na, may formula kung paano mag-e? So, kung mag-e kita, ano dapat ang una na obra mo natin? We? After some sign of Apollos, ano? We praise God and we thank God. To press na lang na bala, for example, si Paul, hindi na lang iyata, kung example, wala kayo siya magkakala. Si Paul, si Nicole, si Queenie Buckley, pati Rhea, nag-abim niya yan lang na. Si Butchoy, sige si Butchoy. Tuloy mo, tuloy mo, si Butchoy. Pero yan ang nga, Kaya siya. Si Butchoy. For example, si Butchoy. Mangutang kay Poli. Pagkita yun kay Poli. Poli? Utang ako. Ito yung 30 taon. Ano yung balagi ni Poli? Kiti ko yung nabiglat na itong utang si Butchoy kasi 50 taon. Kapatindog man siya, no? Eh, ang marami, may dati pangutang si Butchoy kay Pony kasi pwede kami. Pangutang naman siya kayo kami. Pagkita niya kay Pony, puli mo daw na pwede kayo kami, no? Kaya ano siya, bakit puli? Basta magsabot-sabot. Pwede mo? Lagi ka. Pwede ko na daw malaki si Butchoy na nagtatobi si Butchoy sa wedding ko. Nanok ko. Poli, good morning. Bakit salamat kita, Miguel, kung pagkaulang sa akin sa isip ko yung kamil. Dahil wala pa ko itong bayad sa inyo subong. Igali, kinangilan ko naman ang 30 mil. Hindi ko kaulang diba? Kung namunabi ang tono sa paggulami ni Butchoy kay Poli, pagkaulang naman si Poli. Basi. Mamba si Poli na, at ilang taon ko lang, eh, basi ang akong itong ikapulok na gawal may isa pa kami ngayon. Basi mag-amo na si Polly, di ba? So, kinanlan, sa ating prayer, sa ating personal prayer, una din natin is to praise and thank God. Di ba? Ikatuwa,
ano, mangayon kita sa pasensya, sa pagpatawad. Ikatatlo, ihambala nato ng ating mga kinahanglan. Diba? Muna siya ang formula sa ating mga personal prayer. Para na maging mas effective or para maging mas nami ang ating mga personal prayer. Una is we praise and thank God. Ikaduha, we ask for pardon and forgiveness of our sins. Ikatatlo, we ask or we tell Him what we need. Hindi man nga kadadlaw lang, Lord, gawin kong slack yan, gawin kong lapad yung buka, gawin kong slack may yun, gawin kong yun. Ito, puro ka na lang request. Dapat yung mga di kita, we not barge God with all our requests. Isa-isa lang. Kaya ba, ano na yung God? Kung anong kinangan ng subong? Eh, kung hindi mo na kinangan ng subong, hindi mo na paghihatag sa inyo. For example, sa pangatiin, we nangayo ka sports car, nangayo ka mansion, nangayo ka napagid, nangayo ka helicopter, nangayo ka submarine, na ang kinanggan mo lang ng subong, isa ka bandinadong kanto. Hindi nung yatag sa'yo ni God, yatag sa'yo ang submarine, anong submarine, lahat mo. Hindi nung yatag sa'yo ang kinahanglan mo din sa subong, which is, ang isa ka bandinadong kanto, kay gutom ang iyong mga upo. Gutom na ka mo? Gutom. Next, community prayer. Ano mga examples ng community prayer? Mass. Mass, pwede. Ano pag ibig? Devotionals, pwede. Tisay prayer, kahit ang tisay prayer. Tisay prayer, pwede mo na kahit. Mga community prayers na siya. Madinas. Next. Again, pagbasa sa pulong sa Diyos. Hindi kinaya magawala yan. So dapat ang Bible aralin sa inyong kabalay. Balaan naman kung ang difference ang Bible sa Katoliko pag sa Jehovah's Witness. Balaan nyo, wala mo kabalo anong difference sa Bible, sa Katoliko pag sa Jehovah's Witness? Wala? Ang Bible sa mga Katoliko, hipid-hipid. Yakayagpukan lang sa ilang lay. Ang Bible niya sa Jehovah's Witness, Boilok. Yukot, baho ang suri. Kaya ginabit-bit nila at law. So, sino mas palabas sa Bible? Jehovah's Witness. May sila yan, adlaw-adlaw na nila ginabukat. Kita mo kung kaysa, ilang mga pages nila ng Bible, yukot na damdang pilo. Kaya ang mga pinilana nila, ang mga buses, niya nagagayit sa ila, sa ilang pagpangalaw. Pero kita yan, kung kaysa, ang Bible can help you na sa may altar, kung magpista lang ang ginatrapuhan sa kailangan bisita. Ako nang nakatabog sa atin ng mga kapatid. Next, din pagid. Paano pagid kita makipag-angol kay Jesus Christ? Ano pagid? Pagpuilog sa Santa Eucaristia. Okay, di ba? Ano ang highest form of prayer? Holy Mass, very good. 99. Okay. Kapit na lang na matapos. Sige. As a review, ano ang formula sa pag-iimo sa personal prayer? Una, we praise and thank God. Ikaduwa, we ask for pardon and forgiveness of our sins. Ikatatlo, you tell what you need for the day. Okay. Ano na ka sa last slide? Na ang last slide, family. Ay, gutom naman ba ako? Ano
siya ang makita ninyo? Family. Nga extended family siya. Ano ganun kung extended family? Si Lolo, si Lola, si Tita, si Tito, ang mga kapatisa, si Apoy, mga ang apo sa tuhod, ang apo sa dapa-dapa, arat na sila ng extended family. So sa simbahan, ano kita ang klase ka family? Extended family kita, no? Kaya nagatingog ang malam, ang hindi masyado malam, ang teenager, ang hindi masyado teenager, ang mga bata. So, nagatingog kita tanan. Kada isa sa age group na ni, may role sa simbahan. Importante ba lang ang mga bata at simbahan? Importante. Importante man ba lang ang mga malam para sa simbahan? Importante. Importante man ba lang ang mga teenager, kag young adults, sa simbahan? Yes. Anong role sa mga malam na kinanlan arak sila sa simbahan? Ano gani ang advantage sa mga malam? Ang ilanga? Ang ilanga? Wealth? Wealth? Health? Ano? Ang ilang ang mga kambibad? Ano kagigil? Ano kagigil? Ano kagigil? Ano yung best teacher? Experience. Ang experience sa mga malam. So, kinangla natin mag-learn halin sa experience sa mga malam. Ano ang pinaka-common na ginahamba sa mga malam ganit sa atin? Siyempre 16 lang po. No? Anong pinaka-common ginahamba sa mga malam ganit sa atin kung magsaway sila sa atin? Ano na sila? Oh, pakadto ko pa lang, pabalik na ko. Tapos, pila pa ko ng kasako na asin ang yung mga kanon para makakalapos sa ilang level. Sakto na hindi. Hindi? Sino ka ba na hindi? Sino ka ba na hindi na sakto? Sino ka ba na sakto na? Saan ka na magamay ang tao mo? Okay, sakto na siya. Kahit kinanlan natin ang experience siya sa mga malam, sa mga bulukakon sa simbahan. Kaya hindi kita, hindi, at kaya ang, kaya sila, naagyan na natin nila, talumpas ang una. So kinanlan natin sa mag-guide sa atin kung paano ubrahon ang mga bagay natin. Kaya hindi sa tanan niya tiyon nga ginaupra sa mga kabataan ma-appreciate sa tanan. Di ba? Nga ang tanan maka-appreciate kung magpa-TikTok competition lang, di ba? Hindi. Nga ang iba maka-appreciate kung may pageant grant na ginaupra? Hindi. So kinanlan, ang tanan-tanan na sektor, ang tanan-tanan na age group, simbahan, nag-iing mo siyang dihanan. Kinanlan ang mga kabataan sa simbahan? Yes. Yes, kinanlan. In what way? Kung ang mga malam, ang mga knowledge, ang mga experience, ano naman yung mga kabataan? Kita naman niya ang mga tiil at kamot. Kita ang magwa, kita ang mabaskog pa. So kita ang magwa sa sagwa, kag mag-evangelize sa mga tao. Kita ang magwa sa sagwa, kag maghagad sa iba na tao, pabalik sa simbahan. Balani man na ang Pilipinas ang largest Catholic province sa Asia? Anong second largest religion sa Pilipinas? Anong largest? Ay, second largest religion sa Pilipinas? Muslim. Pero sa Amerika Subo, ano ang largest religion? Sa USA. Bala niyo, ano ang largest religion sa USA? Especially sa mga, sa youth. Ano? Ano po? Christian. Christian? Okay. Bala niyo, ano? Ang largest religion sa buong US
di ba mag-fill after perform? Pinakapitan nila, name, address, name of mother's name, sex, birthday, religion. Ano ginabutang sa mga pag-USA sa Roma? Ang butang sa religion, none. Wala sila kung ang religion. Ang wala, ang largest religion sa buong sa USA. None. Ang recently concluded na event last Sunday na natapos ang last Sunday, August 6, na natapos sa Portugal. Kung pala ano, it's a world event na nagkatago every 2 or 3 years. Related mo sa'yo? World Youth Day! World Youth Day na natago sa Portugal. So, ang challenge subong sa aton ng mga youth is na magpadaho, pagkita. Hindi sa populasyon, ay hindi sa padamuhon ang populasyon sa mga pinto. Pero not to procreate, pero pangdalong liwat ang mga naguluwa, ang mga inactive ng membro sa simbahan. Kaya di ba, damo sa aton ang mga KBL, gasimba lang kong KBL. Ano ba lang niyo pa ng KBL? Kasal, bumiyak, lubong. Kung kaisa, wala ka na gani ang lubong, kaya patay na, ikasal ka bumiyak na lang. Ang iba, wala ka na kasal, bumiyak na lang ang lubong. So, challenge na sa atin subong bilang mga kabataan nga hagadon pabalik ang mga inactive sa simbahan. Na-experience na sa una mo sa high school nga nga ang ibang bala eh grabe ang power sa ano sa peers, sa friends, sa friends nga paghagad sa inyong mga friend nga pati di pares kay Renmo Presti Renmo or kay Will Neal. How will you? Will you me? Will Mayo, Will Mayo. Kaya mabalik, Will Mayo, ano? Will Mayo, no? Will Mayo, Mary, yung na, mabalik sa inyo. Pares ko nung kayo, Will Mayo. Ang balya, hindi siya tanit magkato, hindi siguro. Galing, nakagatan na siya. Di, grabe ang power of persuasion. So, kung kamo nga 80 plus nga ari diri subong maghagat pagid sa another, miskat bisan ta gi sa isa na lang. Kutang ka bisan isa lang sa isa ka bulan, may another 80 kamo nga mahagat nga magbalik sa pagsimba. Ti ang ginagan niyo to, maghagat nga abi ta gi sa isa, so pag next month pila na kamo? 80 plus 80, 160. Sa pagka-third month, 240 na. Pagka-fourth month, nag-times 2 pag-in. Diba? Ang una ang power of persuasion. Hindi, power of networking. Do networking, di ba siya structure? Pero power of persuasion siya. Okay. So, ang una ang challenge sa akong subong ng mga kabataan. Ayos? So, kinanglan, after singing aton nga retreat recollection sa Bungadlaw, kinanglan ma-instill sa aton nga may araw kita responsibilidad nga manghagad pag-ibig sa pagbalik, sa pag-servisyo. Bala naman nga ang pag-simba is already a way of serving God. So, ang muna, may responsibilidad kita na maghagat pagid sa pag, especially sa mga inactive ng members sa simba. Okay? Sige. So, time right now is 11:47. I-request ko lang ang mga representatives sa kada grupo.